dapat i-complain, ano po, constructively, kung kailan natin dapat punahin, kung kailan tayo dapat mag-complain, in a way na tayo po ay makakatulong na makapag-construct at makapag-book, hindi makapag-discourage. Hello po. So, overcome impatience by not complaining. Ang isang tao mareklamo, maiksi ang pasensya. Hello. Ang isang tao mareklamo, kapatid, palatandaan niya na maiksi ang kanyang pasensya. Bakit? Una sa lahat, hindi niya makontrol yung kanyang bibig. Pangalawa, hindi niya makontrol yung kanyang emotion. Kunting mapapansin, ay, man, ang iniingay. Nag-iinit agad ako. Ayan, man, pupunta sa Sibana, may siksi ng suot. Hello? Kapatid, ang isang tao mareklamo, maiksi ang pasensya at hindi nakatingin sa paligid. Kadalasan, nakatingin yun sa paligid. Kasi kung nakatingin ka sa Panginoon, hindi mo mapapansin yung mga minor problems sa paligid. There may be major problems, pero ang isang tao puro reklamo, nakatingin madalas sa tao. Hello? Hello? Gising pa po ba kayo? Papalakpak ang mga tulog. Ha? Very good. Palakpakan natin si Yahweh El Shaddai. Gising sila. Ayan. So sabi po sa verse 9 ng ating binasa, no, mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang buhong. Ano po, huwag kayong magreklamo sa isa't isa. Ito rin yung bagay na itinuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Tinuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Dahil sabi nga ng Panginoon, after me, after I die, kayo naman ang uusigin. Kayo naman ang ipapersecute. Kayo naman ang hahatingin para patayin. So ito yung tinuro na virtue ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kaya naman, yung kanyang mga alagad, namatay na may pananampalataya sa kanya. Bakit? Yung mga persecutors nila, na unawaan nila, na pinapersecute sila dahil sa kanilang pananampalataya. Na-experience na po ba natin na dahil sa pananampalataya at paglilingkod natin, usigin tayo? Siguro, magko-complain tayo. Mabuti naman itong ginagawa ko. Bakit kayo ganyan? Hindi masama magtanong na ganun siguro. Out of wondering. Pero iba ang pagtatanong na merong pagreklamo. Ang isang lingkod ng Diyos, kapatid, hindi mareklamo. Hindi mareklamo. Bagkos, ipinagpapasa Diyos ng lahat ng bagay. Because we believe that God is in control. Amen po ba? Amen po ba? So kapatid, let us set this ano po in a concrete example. Kapag meron tayong kapatid na nakikita natin sa mga tatamad-tamad, walang ginagawa sa bahay, hindi masama na magpaalala sa kanya. Hindi masama na paalalahanan siya, ikaw kapatid, no, mahal kita, kaya pinapaalalahan ng kita, kuminos ka naman dito sa bahay. No, hindi lang tayo pala muna dito sa bahay. Para pareho tayo, may ginagawa pala dito sa bahay. At kapag hindi siya nakinig sa'yo, kapatid, huwag mo na siya reklamuhan na reklamuhan. Dahil the more na nareklamuhan mo siya na reklamuhan, the more na maiinis at maiinsulto yung tao. Hayaan mo, ipakita mo sa kanya ang mabuti, ipakita mo sa kanya ang tama, hayaan mo siya busigin ang kanyang konsensya. Hayaan mo na ang Panginoon ang umulsap sa kanyang puso. Ipagpasa Diyos natin, kapatid. Amen po ba? Amen po ba? Kapatid, there's no such thing as hopeless case. Lahat ng tao ay may pag-asang magbago. Ano po? So, overcome impatience by not complaining. Ano po? So, sabi po, grumbling accomplishes nothing but condemning the person who grumbles. And another thing, complaining never actually solves a problem. It only feeds the fire of frustration within us. Ano po? So, yung pagko-complain, kapag ikaw reklamo na reklamo, sa totoo lang wala ka na re-resolve. Kung papansinin po natin, sa isang grupo ng mga taong nagtatrabaho, yung mga taong madalas nagko-complain, sila yung walang na-accomplish. Sila yung mga walang natatapos. Sila yung mga walang nagagawa. Pero pansinin mo yung mga taong tahimik na gumagawa lang, ang dami nilang na-accomplish. Ang dami nilang natatapos. Kasi nga, yung complaining, umuubos lang yan ang oras natin at nagtitrigger yan. It adds fire to our frustration. Hello? Amen. Gising pa po ba kayo? Amen. Gising pa po ba tayo? Ayan. So complaining never actually solves a problem. Ano po? It only feeds the fire of frustration within us.
So sabi po sa Philippians chapter 2, ayan, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang reklamo at pagtatalo, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng mga bituin nagniningning sa kalangitan. Ulitin po natin na gawin ninyo lahat ng bagay na walang reklamo at pagtatalo. Kapatid, sa totoo lang, wala namang magiging reklamo, wala namang magiging pagtatalo kung lahat tayo ay gumagawa ayon sa ating mga tungkulin, ayon sa ating mga gampanin. Kung ginagawa natin ang pinaka, the best ng bawat isang po sa atin. Kung kumikilos tayo ayon sa nararapat. Kaya lang naman nagkakaroon ng pagre-reklamo kasi nakikita nga natin na mayroong injustices. Na minsan yung ibang tao nagiging unfair. Naranasan niyo na po ba na sa inyong work, kilos kayo ng kilos. Samantalang yung work niyo, petix-petix lang. Hello? Pag nagre-reklamo sa amo, sa boss minsan, hindi pinapansin. So, minsan, napaprustrate ka na. Hayaan mo lang yung kapatid. Dadating ang panahon, huhusgahan siya. Ang sa kanyang ginawa. Amen po ba? Nakakasunod po ba tayo? Nakakasunod po tayo? Ayan, so pangatlo, overcome impatience by remembering the examples of the blessed people. There are people, mga kapatid, may mga tao na nauna sa atin na sila inusig din. Na sila sinubok din yung kanilang pasensya. Pero sa kabila nun, nabuhay sila na may kapananan. Let us try to remember those people. Alalahan natin yung mga tao yun. Ano, so siguro meron tayong santo na hinahangaan natin yung kanilang buhay. Tama po ba? Tama po ba? Yan, siguro kung wala kayong santo na hinahangaan ng kanyang buhay, siguro ang ating Panginoong Jesus, hinahangaan natin when it comes to patience. Kasi upon the cross, mamamatay na lang siya sa cross. Ang inihiling pa rin niya sa kanyang ama, patawarin niya mga tao nagpapako sa kanya. Hindi ba namang napakahabang pasensya niya na dapat po nating palaran? Siguro sasabihin ng iba, Brad, Diyos yun eh. Don't forget, my dear brothers and sisters, na dumating ang ating Panginoong Jesus dito bilang isang tao. Na-experience niya lahat ng pain, lahat ng suffering, lahat ng kalungkutan, lahat ng paghihirap ng isang tao. Pero pinili ng Panginoon, pinili ng Panginoong Jesus na i-endure pagtagumpayan ng mga bagay na yun at maging mapag-pasensya. Maging mapag-unawa. So overcome impatience by remembering the examples of the blessed people. Ang sabi sa verse 10 ng ating pumbinasa, mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis na kahirapan. Sinasabi nating pinagpala ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Kapatid, ang mga tao na persevere at di end, pinagpapala ng Diyos. Sabi nga sa nabasa natin, ano, tingnan ninyo ang pagtitiis na ginawa ni Job. So, kilala niyo po si Job. Ayan sa Bible, ang dami ng struggle na pinagdaanan. Napatay yung kanyang pamilya, iniwala siya ng kanyang asawa, nawala yung kanyang ari-arian, yung kanyang kayamanan, kinalimutan siya ng kanyang mga kaibigan, binubuyo siya ng kanyang asawa, so kayo mo rin Diyos mo para makatay ka na. Pero tapat si Job. Tapat si Job. Sa kabila ng mga pag-uusig na yun sa kanya, sa iba't ibang pamamaraan, nanatili siyang tapat sa Panginoon. Nanatili siya nagtitiwala sa Panginoon. And so ang bunga ng pagpapasensya, ang bunga ng pag-unawa, ang bunga ng pagkityaga, ay pagpapala. Amen po ba? Amen po ba? Sabi nga, kung may tiyaga, hindi papayag ang Diyos, kapatid, na ikaw ay nagtatiyaga na wala kang magiging reward. Hindi papayag ang Diyos. Bakit? Because perseverance and patience is a virtue from God. Sa kanya mismo galing din. Amen po ba? Nakakasunod po tayo? So bilang panghuli, mga kapatid, para matulungan po tayo ma-overcome yung impatience natin. Lastly, don't try to rush God. Huwag nating madaliin ang Panginoon. May mga tao po kung narinig na dahil sila'y nahihirapan, ang tanong din na, Lord, kailan ba matatapos ang paghihiram na ito? Lord, kailan ka ba dadating? Siguro nasasabi nila yun at natatanong nila yun kasi nga sobrang hirap ng kanilang pinagdadaanan. Kapatid, hanggang ngayon, kaya tayo nabubuhay at hindi po mamabalik ang Panginoon,
Ibigay pa niya tayo ng pagkakataon na magbago at sumunod sa Kanya. Ipagpasalamat natin sa Panginoon hanggang ngayon hindi pa siya nadating. Bakit? Kasi kung ngayon darating ang Panginoon, marami sa atin ang hindi yan. Harapin mo yung katabi mo, tanongin mo, handa ka na ba? Handa ka na ba? Ano kaya ang sagot niya? Dipindi, Brad. Di ba, Brad? Wala pa ako na ready, Brad. Di pa good ko ready, Brad. Di ba tayo ready? Sa totoo lang. At kung ngayon dadating ang Panginoon, walang karapat dapat sa atin para isama niya sa kanyang kaharian. And so, do not rush God. Kapatid, huwag natin madalihin ng Panginoon. There may be some prayers na hindi pa tinutugon hanggang sa ngayon. But rest assured, nalilinig tayo ng Panginoon. Lahat ng prayers natin nalilinig ng ating Panginoon. Kapatid, huwag natin madalihin ng Panginoon. Dahil ang mga pagpapalang hinihingi natin, dumadating yan kapag alam ng Panginoon, handa na tayong tanggapin. Amen po ba? Nakikita ng Panginoon ang ating puso. Alam ng Panginoon kung ang pagtanggap natin sa mga pagpapala ay kababahamak natin o hindi. Amen po ba? Tapat ang Panginoon kapatid. Hindi siya bumihindi. Hindi siya bumibigo sa lahat ng lumalapit po sa Kanya. Pero sa ating paglapit sa ating Panginoon, hayaan natin yung perfect timing ni Lord ang maganap sa ating mga buwan. Amen po ba? At ang sabi nga sa Psalms chapter 30:27, ano po? Ayan. So God has a perfect timing for everything. Learn to wait on Him. This brings you honor and it brings you peace. Ulitin ko po, no? God has a perfect timing for everything. Learn to wait on Him. This brings Him honor and it brings you peace. Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, trust the timing of God. Amen po ba, kapatid? Magtiwala ka sa timing ng Panginoon. He is never late. Kailanman hindi nahuhuli ang Panginoon. There may be delay in your prayer requests, but God's delay is not God's denial. Sabi nga. Ang pagdidelay sa mga blessings na hinihingi mo ay hindi paghindi ng Panginoon. Kundi tinutuwa tayo ni Lord ng virtue ng patience. Maghintay tayo. Maghintay tayo. Sa mundo ngayon, ang dami ng instant. Ang dami ng bagay na minamadali. Ano? So sabi nga ng mga prayer partner natin, ano, unang pagdating ko po dito, kasi na-witness ko din. Ibang-iba sa Hong Kong saan, kasi dito sa mga. Sa Hong Kong, ang mga tao parang lagi nagmamadali. Yes. Sa pag-anakan nila, ayaw ko napansin yung kuhin, parang lagi sila nagmamadali. No, pero dito sa Macau, may laks ang mga tao. Ang dami na sa mundo ngayon ang instant. Instant noodles. Instant rice. Instant ulam. Sa may dilata, makakakain ka na. Ano ba? Instant messages. Yung mga tao wala, from the opposite side of the world, nakakapag-usap in real time. Ano ba? Instant drama online. Instant hanap buhay. Yung mga tao gusto instant yaman. Hello? So ang dami ng instant sa mundo ito, pero ito yung itinuturo sa atin ng Panginoon. Yung mga bagay na matagal nating hinintay is worth the wait. At kapag tayo ay marunong maghintay, kapag tayo ay merong sabi natin magpapasensya, kapag tayo ay merong pagtsatsaga, it brings honor sa ating Panginoon and it brings peace sa kalooban ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen po ba? So bago tayo matapos, sabihin mo sa katabi mo, tatandaan mo kapatid, lahat ng panalangin mo may katugunan mula sa Panginoon. Huwag ka lang mainim. Huwag ka lang magmadali. Darating din yung break mo. Amen po ba? Darating din yung break natin, lahat tayo magiging successful din. Lahat tayo yayaman din. Lahat tayo magkakaroon ng business. Lahat tayo makakauwi ng Pinas. Amen po ba?